Hey guys, for today's vlog, mag-unbox tayo ng in-order natin sa Shopee. Ito ay ang liquid detergent kit. Nabili ko lang siya sa halagang 220 pesos. Ilalagay ko rin sa description guys yung link kung saan ko siya nabili. Maganda yung pagkapak na seller kasi talagang dinoble niya yung bubble wrap. Talagang safe na safe yung ating parcel. So nakabox pa siya at nakabalot pa siya ulit sa bubble wrap. Ang kinagandahan dito guys, sa seller nagbibigay siya ng manual instruction. Katulad nito, ayan, meron tayong DIY dishwashing liquid kit na nagre-range ng 14 to 15 liters. So kung baguhan ka pa lang guys sa paggawa ng dishwashing liquid kit, sundan mo lang yan yung procedure na binigay sa inyo ni seller. Pero kung tamad ka naman magbasa, sundan mo lang to ang aking video tutorial sa kung paano gumawa ng dishwashing liquid. Binigyan din pala ako ni seller ng additional free bubble enhancer. Itong bubble enhancer na ito yung magbibigay ng dagdag bula sa ating dishwashing liquid. So isa-isahin na natin guys yung mga chemicals na ating gagamitin. So meron tayong sodium chloride, foam booster, degreaser, colorant, scent, 5-in-1 etch preservative neutralizer, antibac moisturizer, at lastly yung ating S-less. So ito na lahat guys yung mga chemicals na ating gagamitin. Panoorin mo ang video na ito hanggang dulo nang masundan mo ang tamang proseso sa paggawa ng dishwashing liquid. So ang una mong gagawin ay mag-prepare ka ng timba, lagyan mo ng 14 liters na mineral water. At ihanda ang ating S-less. Sa paghahandle ng S-less guys, kumuha ka lang ng gunting at gupitin lang ito ng maliit. At saka ito ibuhos sa balde ng padahan-dahan. Habang binubuhos ang S-less, make sure na merong naghahalo sa tubig. Kasi guys, yung S-less is napakalapot na gel. Sobrang tagal ito matunaw sa tubig. Kung tapos nyo na maibuhos yung S-less guys, sa paghahalo naman, pabaliktad yung paghalo para mabilis matunaw yung S-less. Ang next step natin guys is yung sodium chloride. Same lang din sa S-less, kumuha ka lang din ng gunting at gupitin. Same process lang ulit guys, so habang may nagbubuhos ng sodium chloride, meron ding naghahalo dapat. So kung napapansin nyo guys, habang nagbubuhos ng sodium chloride, habang tumatagal lumalapot yung ating hinahalo. Dahil nagkakaroon na ng reaction yung S-less at yung sodium chloride. Haluin lang ng haluin ang pabaliktad hanggang sa matunaw or magiging creamy na ang ating hinahalo. So bago kayo mag-proceed sa step 3 guys, so make sure i-check nyo muna yung sodium chloride kung tunaw na talaga siya. Sa pag-check naman kung meron pang sodium chloride, ayan, kapain nyo lang yung inyong pinaghahaluan. Ayan, katulad ng ginagawa ko, sinusure ko kung may natira pang sodium chloride. So sa akin dito kasi wala na siyang sodium chloride, halos tunaw na. So magpo-proceed na ako sa may step 3. Next guys, ibubuhos lang natin yung degreaser. Pagbubuhos naman guys na ng degreaser, yan, sundan nyo lang yung aking ginagawa. Binubuhos ko siya ng paikot. Next natin, isunod naman natin yung ating foam booster. Sa pagbubuhos ng foam booster, ganun din guys, paikot lang din. And then, haluin lang muna natin para mag-mixed yung foam booster at yung degreaser natin. Next step, isunod lang natin yung 5-in-1 o tinatawag na etch preservative neutralizer antibac moisturizer. Ibuhos lang din natin ito guys ng paikot. And then, isunod natin yung ating scent. Itong scent na to guys, ito yung magsisilbing bango ng ating dishwashing liquid. Next naman guys, yung ating colorant. Itong colorant na to guys, ito yung magsisilbing kulay para magkaroon ng buhay ang ating dishwashing liquid. So ayan, pag nagbubuhos nito guys, paikot lang din para kumalat at mabilis natin mahalo. So ayan guys, na-mix na natin lahat yung ating mga chemicals and then hahaluin lang natin ito hanggang sa ma-absorb na lahat ng mga chemicals. Next natin guys, yung ating free bubble enhancer na binigay ni seller. Actually, nag-message ako dito kay seller guys, kaso huli na siya nag-response. So parang mali yata yung ginawa ko rito at binuhos ko lang agad sa balde. Which is tunawin pa daw ito sa tubig bago ihalo. So ito guys, ayan, sinama ko siya dyan, hinalo ko siya. Yan ang wag na wag nyong gagawin. Tutunawin nyo pa daw muna yan sa tubig as per seller. Kaso huli na siya nag-response sa akin. So paalala lang ulit guys, so wag na wag nyo pong gagayahin yan yung aking ginawa. Wag nyo pong ibuhos direct, tunawin nyo po muna ulit sa tubig.
So ayun guys, sa tapos na ang ating pag-mixing, so ganun lang kadali. So our next process natin guys, so takpan lang natin yan at iwanan lang natin yan sa loob ng 24 hours. 24 hours later. So after 24 hours guys, ito na ang itsura ng ating dishwashing liquid. So napapansin nyo, wala nang bula sa itaas. Ayan, nalusaw na. So ayan, malapot na. Maganda na yung ating pagka-timpla. So yun guys, pwedeng-pwede nyo na siya ilipat sa mga bote. Maganda to pang negosyo. Sa halagang 210 pesos, makakagawa na kayo ng 14 to 15 liters. So ito yung ginawa ko, ano lang namin to, konsumo lang sa bahay. Kasi kung ikaw mismo gagawa, makakatipid ka talaga ng malaki. Kasi bumili ka sa labas na nagkakahalaga ng 55 pesos yata yung isang bote. Much better, gumawa ka na lang. So guys, ready ko na rin pala ang mga bote para mailipat ko na siya. Itong mga bote na to is recycle lang to. Ito yung mga pinaglalagyan dati ng aming mga dishwashing liquid din. Tinago lang para sa susunod mapaglagyan siya ulit. So ayan, ililipat lang siya sa bote. Ginamitan ko lang siya ng panandok at imbudo. So ayan lang ginawa ko guys, sandok-sandok. Medyo matagal lang bumaba kasi sa sobrang lapot. So ayun na guys, sa wakas natapos ko na rin at nailagay ko na lahat ng mga liquid sa bote. So ayan, dahil naubusan ako ng mga tigo 1 liter na bote, nilipat ko na lang siya sa 1.5 na bote, yung coke. So ayun lang guys, so ganun lang kadali kung paano gumawa ng dishwashing liquid. So kung nagustuhan mong video na ito, huwag mo kalimutan i-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa susunod ko na upload. So hanggang sa susunod nating tutorial guys, maraming salamat.